Mga kaibigan, nandito tayo ulit sa panibagong video natin. Okay, so ngayon po ay may rakula tayo. Ano? So ito po ay originally ay quasi. So ginawa muna natin siyang complementary. Ayan. So may mga binago tayo dyan, pero ito lang at saka yung dito sa collector side niya na transistor, ano, sa negative polarity, sa B minus, ano. So sa original kasi ito ay 1.8, so ginawa natin 2.7. So ganun din ito, ano, 2.7K. So itong input natin at yung feedback ay 56K. Ayan. Yung sinner natin, 12 volts pa din. Ano? So, wala na tayong binago. Okay, so, yung subdrive ay yan, 100 ohms RE natin. So, ginawa natin complementary, kaya nasa emitter yung ano natin. Ano? Nasa emitter yung RE connection. Papuntang feedback line. Ayan. So, sa ngayon po, ayan, may supply tayong ATAC. At, sa DC po yan, ay nasa around 110, 108, ano, PDC. Sukatan nga natin. So, ayan, 107 BDC, ano. O kabila. Ayan. So around 108, 107, 105 mo. Malapit sa ganun yung supply natin. So naka ATAC approximate 107, 106 BDC. Okay, so 2 pair lang yung ano natin. Kasi hindi naman natin ibabad ng pang matagalan talaga. No? So test. Sa test mode lang tayo. So silipin muna natin yung sine wave niya. Kung ilang AC yung i-out niya sa ganung supply, ano. Okay, so naka 1000 kHz na tayo. So ayan, may B out na tayo na 7 volts RMS. So ayan, umiilaw na, ano. So hinaan natin ulit. So ayan, naka-off ang volume, wala na rin, ano. 0 volts na rin siya. Okay, so volume. Ayan, umilaw na. So, mayroon na tayong 8 volts. So, papunta na. Punta tayo ng clipping point. So, wala tayong load, ha? Wala tayong load. Titingnan lang natin kung balance yung calibration natin. Kung sabay bang magdi-DC. Yung taas at baba. Ayan. 74. Ano sa 74? So, ang max niya lang ay 73, clear. So, magki-clip na siya. So, natural, pag may load yan, bababa pa yan. Ano? So, baka around 60 AC na lang yan, pag may load. So, dahil mababa naman yung amperahe natin, so, hindi rin natin masusukat yung tamang B out niya. Voltage out sa speaker line. Okay, so mga pinalitan ko pa dito ay yung drive, ay yung differential, ano. So ginawa natin MPS 92. MPS A 92, yan. So medyo lihis na yung connection ng paa. Yan. Okay, so DC offset natin is around 2 millivolts.
Okay, so testing tayo sa speaker kung makinis ba yung audio natin. So nakita naman natin sa sine wave ng scope ay malinaw naman. So testing naman natin sa music na. Ano? Okay, so volume tayo. Ayan. Paggagawa kayo nito, so taasan nyo lang tong dating 3.3, ano? Kung hindi ako nagkakamali, dating 3.3 ito. So gawin nyo lang 6.8. Then yung sinner diode, yan nyo lang sa 12 volts. Ayan. So wag kayo magtataas ng voltage dito. Ano? So pag nagtaas kayo dito, babaguhin nyo tong tail current. So dapat dito sa... dito sa 10K, dito dapat makasukat kayo at least 0.6. So, ayan, 0.6 volts. Ayan. So, tips lang natin yun. So, yung bus transistor natin ay itong dalawa, ano? So, titingnan natin ilang volts yung voltage sa biasing natin sa bus stage, sa voltage bias. Sukatan natin ang collector. So, dapat ito around 0.6, 0.5, maximum 0.7. Yan, 0.5 mahigit. Kabila. O, 0.5 din, ha? So, tandaan niyo mga kaibigan, pag ang sikreto ni Rakula ay nandito sa differential. Once na may problema ka sa differential calibration, iinit po itong mga to. So ito, kitnaan nyo, wala nga akong heatsink. Ano? So hindi siya uminit. So recommended ko na magdagdag pa ng isang tip, ng tip or another pang drive. Kasi ito pa lang yung first drive niya. So dapat, pagka magtataas pa ng voltage, para sa tibay ng driver board, at pagiging safe na rin ng output stage. So, dapat dagdag pa ng isang drive or extend pa, no? Ng another drive pa ulit. Para mas tumibay yung stability ng drive at power stage. Mas nagiging safety yung power output. At mas nagiging matibay din yung amplifier natin.
good world.